Dapat nga bang obligahin ang anak na magbigay ng tulong sa kanyang mga magulang? Usap-usapan yan online kasunod ng pahayag ni Danny Barreto tungkol sa utang na loob. May report si Darlene Kai. Hindi ko pwede magkaroon ng utang na loob sa isang bagay na dapat nilang gawin para sa iyo. Parang pinaaral kita, kinito kita, ganyan-ganyan. So dapat ito yung binibigay mo sa akin. Pumukaw ng diskusyon ang pahayag na yan ng panganay ni Marjorie Barreto na si Danny sa kanyang podcast. Para sa ilan, hindi obligasyon ang pag-give back sa magulang kung hindi sa gisag ng respeto at pagmamahal. Hirit naman ng isang netizen, choice ng anak ang pagtulong sa magulang. Gaya niyang nagkusang tumulong at hindi pinilit ng ina na magbigay. Nag-post si Danny sa kanyang Facebook page. Di raw niya kailanman sinabi na huwag tumanaw ng utang na loob sa mga magulang. Ang opinion ko po is that giving back should be voluntary, not obligatory. You wanna give back because out of love, hindi dahil sinumbat nila sa'yo lahat. Hindi dahil sinumbat nila yung buong childhood mo o yung buong pagkatao mo. Ayon sa sociologist na si Dr. Gerald Abergos, matandang kultura na ng Pilipino ang utang na loob at pamilya muna bago ang iba. Sa modern times natin, most parents ay hindi naman kinocompel ang kanilang mga anak na kailangan tumulong sa kanila. That would also depend kung nasa ang level tayo ng estado ng pamumuhay. Kung nasa middle class ang pamilya, naiintindihan ng magulang na kailangan munang paunlarin ng kanilang mga anak ang sarili bago sila tumulong. Pero iba ang sitwasyon kung hirap ang anak at magulang. Lahat po naman ng anak ko may mga trabaho. Nalagaan naman po ako. May pamilya rin po silang pinag-aaral, sinusustentuhan. Kaya hindi niyo po sila mauobliga. Minsan binibigyan din nila ako. Pero hindi naman ako nanghihingi kasi alam ko naman kasi sila may mga pamilya na rin. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.